Let's Balance the Sheet! Maganda topic natin. NC3 Certification, TESDA Specialista. Diba dyan nanalo yung isang senador, top notcher? Bakit? Ang daming na-create ng trabaho ng TESDA. Pag ikaw ay mayroong NC3 Certification galing sa TESDA o meron kang TESDA Certificate, immediately, i-hire ka ng mga foreign employers. Ibig sabihin, globally, binibigyang pansin ng mga employers na i-hire ka pag may TESDA Certificate ka. Napaka-importante ng TESDA Certificate. Na kayo pong mga hindi pumasa sa CPA board exam, at saka yung mga wala hong pera at hindi ho naka pag-review ng CPA board exam, mga accounting graduates, o kahit hindi ho kayo accounting graduates, ha, mag-apply ho kayo ng NC3 program ng BIR, ng TESDA, para ho makakuha kayo ng certification. Kasi mabibigyan ho kayo ng trabaho niyan. At priority kayo ng mga foreign employers sa abroad. Alam nyo, nalulungkot ako eh. Kasi ako ho ay isang CPA. Oh, ayan yung lisensya ko, diba? Isa akong CPA. Alam nyo po ba, pag pumunta ako sa ibang bansa, hindi ho nire-recognize ng mga foreign government yung CPA license ko. Gusto ko sanang isampal sa nag-issue sa akin yan eh. Pak! Sampal ko rito. Pak! Sampal ko ron. Kasi yung CPA license ko, plastic. Sabi ko nga, ibato mo sa dagat yung certificate ng TESDA tsaka yung plastic na ID ng pini-issue ng isang government agency. Lulubog yung plastic eh. Yung aking PRC ID, lulubog. Kasi nakakahiya. Hindi siya accepted globally. Pero yung certificate na ini-issue ng TESDA, lulutang sa dagat. Yung ID ko, lulubog. Kasi nahihiya yung ID ko, wala ang kwenta ang pagiging CPA ko. Kaya, yung mga hindi pumasa, please, huwag kayong umiyak dahil hindi kayo naging CPA. Tingnan nyo yan as challenge. At diyan, kumuha kayo ng NC3 certification. Maraming kukuha ho sa inyo. Maganda ho ang training ng TESDA. Okay? Ngayon, ang dami hong bumabati ko sa akin. Kasi ho, pinopromote ko yung NC3 certification ng TESDA. At sinasabi ko na maging bookkeeper kayo kahit hindi ho kayo graduate ng accounting. Kayong OFW, pwede ho kayong makakuha ng NC3. Pag-aralan nyo lang maigi yung training para sa assessment ng TESDA, pamasa kayo. Ang tawag nga sa inyo ay TESDA Specialista. E ang CPA Specialista ba? Hindi. Ang nakasulat lang, Certified Public Accountant, hindi kami Specialista. Ilagay nyo yan sa isip nyo. Hindi kami Specialista. Ako ho, CPA, hindi ho ako Specialista. TESDA Specialista. Ngayon, hinihingi ko yung tulong ng mga tao dyan na nakapasa sa TESDA, proteksyonan nyo yung sarili nyo. Mag-comment kayo. Kasi may mga grupo na hindi ho maganda yung kanilang pananaw o pagkilala sa NC33 certificate ng TESDA. Ito po yung kanilang mga comment. Sana mag-comment din po kayo para ma-defend po niyo yung sarili ninyo sa mga sinasabi nila. At the same time, matutuho kayo doon sa sinasabi nila para ma-improve niyo po yung sarili niyo, mapadami niyo yung kliyente niyo, at maging successful kayo sa buhay.
ha, patunayan ninyo na mga ang NC3 certificate o TESDA Specialista, yumayaman, mas mayaman pa sa mga CPAs. Mas maraming kliyente kaysa sa mga CPAs. Okay? Comment kayo ha, kasi sa inyo, nakasalalay ang bansa natin. Mas marami kayo at mas maraming tao ang matutulungan nyo kung kayo ay magsasama-sama. Okay? O, tulong-tulong tayo ha. Paunlarin natin ang ating bansa at tulungan din natin yung mga taong naninira sa inyo na sumama na para sabay-sabay tayo na pagandahin natin ang ating bansa. Maraming salamat. See you later!